Hi, I'm back. This is Mari. Kumusta na po kayo? Ngayon lang ulit ako nakapag-upload dahil busy po sa trabaho. For today's video naman, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga obra maestra ko noong quarantine dito sa amin. So, please keep on watching. Let's start. Ito po, yung una kong ginawa noong quarantine dito sa amin, ito ay tinatawag na diamond painting. Gawa po siya ng resins. So, ito po ay forest na may usa. Ito po yung una kong ginawa. So, hindi ko na lang alam kung magkano. So, ito po ay nabili ko sa Wish. So, ilalagay ko na lang sa description. Nakalimutan ko na kung magkano ang price nito. Pero ito ay nabili ko sa Wish. Online shopping. So, ito naman ang aking pangalawang ginawa. Ano siya? Bahay. So, mga 3 weeks ko rin itong ginawa. So, pangatlo. Ito yung aking pangatlo, waterfalls naman. Di ba maganda siya? Ito. Nakaka-addict pong gumawa nito. Kaya kung mahilig po kayong gumawa ng mga wall decoration, maganda po siya. Kaso hindi pa ako nakakabili ng kanilang mga frame. Ito naman ay another waterfalls. Iba naman ang kulay niya. May mga cherry blossom yata ito. Maganda din siya. Maliit lang. Ito naman. Parehas lang din na waterfalls pero magkaiba naman ang kanyang design at kulay ng mga trees. Ito ay parang, ito naman ay parang cherry blossom, yata ang tawag nito. Dalawang peacock. Madali ko lang itong natapos dahil partially lang ang kanyang diamond, yung kanyang resins. Dito lang sa mga parte ng ibon, pero dito sa side niya, wala siyang resins. Kaya itong dalawa na to ay tinapos ko lang siya ng one day. Ito din, mahaba na ito na parang firm siya, may plastic pa. Kasi itinago ko na sila dahil wala pa akong time maghanap ng frames. So, ito naman, maganda siya. May braids, yeah, cherry blossom. Natapos ko lang din siya ng isang araw dahil partially lang din siya. Dito may sa may trees, cherry blossom. At saka dito wala siyang diamond resin. Siya partially lang din siya. Kaya madali ko siyang natapos. Ito. So yung aking isa din naman, yung pinakamaganda sa lahat. Natapos ko siya ng 1 week. Pero overtime yun. Saka lang ako umihinto pag maligo, kumain, magluto. Pagkatapos yun naman ang inaasikaso ko. Kaya 7 days ko lang siya tinapos. Pero maganda siya. Para sa akin lang ay maganda siya. So, ito na siya. Alisin ko itong kanyang plastic. Kasi tinakpan ko na siya ng plastic para hindi siya maalikabukan. Dahil wala pang time na maghanap ng kanilang frame. Pang ilan na ito? 1,
1, 2, 3, 4, 5. Pangpito na ito. O, di ba maganda? Maganda siya, di ba? Malaki siya. 1 week ko siyang tinapos. Ito. Hindi kasi kita, mahirap kasi walang magbibideo sa akin. Solo-solo ko lang kasi eh. O. Maganda siya. Ito ay, ano, parang $37 ito. Hindi ko na kasi matandaan kung magkano ang bili ko eh. Basta lahat yung mga nabili kong, ano, diamond painting ang tawag dito eh. Basta itong mga nabili kong mga wall decoration na ito, diamond painting, DIY diamond painting ang tawag. So itong pinakamalaki sa kanila, 100 by 40 cm. Ito yung pinakamalaki sa kanila. Pero madali kong natapos dahil overtime. Saka itong last, may last pa ako dito eh. Pero hindi ko pa siya natatapos. Ano naman, maganda din siya. Hindi ko pa natatapos dahil naghalaman na ako. Mayroon na siyang karibal. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa siya natapos. So para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin ang diamond resin painting na yan, ay ipapakita ko sa inyo kung paano itong gawin. Dahil gaya ko nung una, na ignorante ako dito. Kasi hindi ko alam na gawin. At saka, kasi Chinese, wala siyang papel na, ano ba, na instruction kung paano siyang gawin. So, ang ginawa ko, kasi may ano siya, may parang na pencil na ganyan. Ganito po. Hindi ko alam kung ano yung gamit niya noon. Ito. So, mayroon siyang wax na ganyan. So, para kakapit yung resins, ilagyan mo siya ng wax na ganito. Ganyan. So, mamaya ibaback muna ang camera para makita. Kunin ko mo. So, ang paggawa po ay ididikit lang natin. Dito sa number 1. Madali lang siya. Pero once na naumpisahan mong gumawa nito, parang ayaw mo na siyang tigilan. Hanggat hindi natatapos. Ganyan lang siya. So, ang way naman ng paggawa ko nito ay inuumpisahan ko dito sa baba. Umpisa dyan hanggang dito sa dulo niya. Kaya dito sa bandang ibaba ay natapos ko na siya hanggang dito sa middle. Meron na rin akong natapos dyan sa bandang taas. Konti na lang siguro ito para, konting araw na lang siguro ito para matapos ko siya. So, madali lang siyang gawin. Dahil may susundan ka dito na numbers. Kung ano yung numbers dito, yun din ang numbers sa sobre, hahanapin mo lang dito sa canvas kung saan ididikit. So, ganun lang po kadali gumawa ng diamond resin painting. Sana nagustuhan nyo. See you on my next video. Bye!